What's up and welcome back po dito sa ating YouTube channel and sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon. Ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong video na naman nga. At panibagong balita na naman nga ang atin pong pag-uusapan. Hinggil pa rin po ito sa Itbulaga, sa nangyayari ngayon sa Itbulaga. Dahil grabe, trending na naman po ano, sa social media ang Itbulaga new version ng mga halos host. Trending sa panlalait ng mga netizens. Grabe, ang dami pong hate comments na natatanggap ngayon ng bagong Itbulaga ng mga halos host. Dahil sa ginagawa di umano nilang pandadaya. Meron nga po nagsasabi na hindi na daw po ito Itbulaga. Dapat palitan nila ng cheat bulaga. Kasi pandaraya na di umano ang kanilang ginagawa. Hindi na raw po sila magtataka kung yung mga nasa audience, ay yung nasa studio audience, ay mga kakalala lamang din nila or yung mga host ay required na magbit-bit ng kanilang mga kakilala para magkaroon lang sila ng mga audience. Para hindi naman mapahiya ang mga halos host. So, yan po ang mga komento na natatanggap po nila. Parang bring your audience. Kasi naman, yung nanalo po sa Itbulaga nga ng mga halos host ay kakilala, empleyado, kapitbahay pa ng isang host na si Buboy Villar. Ang dami pong disappointed kay Buboy. Grabe, iniidolo pa naman din daw nila itong si Buboy. Ultimo naman po tayo, no, idol natin si Buboy. Pero wala, parang sinisira niya lamang yung kanyang pangalan. Dahil sa kanyang pagtanggap sa offer sa kanya ng tip. Unti-unti pa man din po na lumalakas na talaga ang karir nitong si Buboy. Kaliwat kanan po ang kanyang mga guesting. Tapos biglang downfall, ito ang simula ng kanyang downfall base sa mga komento. Sabi nga dito, hakot audience pala ito, kasabwat at kakilala pala nila ang audience para ipanalo. Imbestigahan agad yan. Sumira, sinisira lamang nila ang imahe ng Itbulaga. Gumawa na lang kayo ng sarili niyong title ang programa ninyo. Kabago-bago mandaraya, iba talaga ang Itbulaga. Masaya na, malakas pa ang papremyo. So ayan, dahil nga sa kanilang ginagawang pandaraya, di umano na yan, ayan, nasisira lamang ang imahe ng Itbulaga. Grabe, parang ang ginagawa nila ay sinisira talaga nila ang image ng Itbulaga. Kaya dapat daw ay wala po sa kanila ang karapatan. Wala silang karapatan na gamitin ang Itbulaga dahil sinisira lang naman nila ang image nito or ang imahe nito. Kaya ang mga netizens, atat na po, sana bumalik na ang TVJ. Dahil grabe, napakatagal na po ng Itbulaga sa TVJ pero wala pong naging ganitong issue. Tapos kabago-bago lamang po ng mga host, kakabago-bago lamang po ulit ano, ng new version ng mga halos host na Itbulaga ay nadungisan agad at sinisira agad nila ang imahe ng Itbulaga. Yan po ang karaniwang atin pong nababasa sa comment section. Sabi naman ni Alvino, ano na mga Itbulalo or Itbulala, la kwenta. Haha, mga OA, hindi naman marurunong. Mga OA mag-host, magpatawa. Dapat, Paulo, binigay mo na lang ang papremyo sa mga anak mo. Matutuwa pa ang mga manonood niyo. Wahaha. Doon pa rin kami sa original Itbulaga Davercads. We love you all. Hashtag TV5. Haha, umpisa pa lang yan. Luto agad. Grabe, nakakatawa naman po yun. Ang salip na Itbulaga, naging Itbulalo or Itbulala kasi wala naman daw pong kwenta. Marami po kasi ang nag-gigiit na hindi yun pwede, na foul yun. Talagang kapag mamimigay ka ng papremyo, dapat hindi sa kakilala ng host or kakilala ng bumubuo ng Itbulaga. Dapat ay ipinamimigay iyon sa naghirap pong pumila. Kasi ganun naman daw talaga, dapat walang palakasan. Dahil hindi na daw po yun pang masa kung palakasan lamang din ang labanan. Sabi ni Lito Gorospe, Orig Itbulaga, hindi ganyan. Dapat yung mga naghihirap pumila dyan. Palakasan sa mga host na ba ngayon?
Downfall is coming soon. At sa lahat naman po ata ng show, sa mga ganito po na namimigay ng papremyo, nakakawala po ng tiwala kapag malaman mo nakakilala kasi kaya nanalo. Kaya nagiging rule na din po talaga nila na dapat hindi po kasali ang kamag-anak or kakilala para hindi po bias. At totoong pangmasa. It Bulaga pa man din daw po ang title nito. Bulaga as in surprise. Pero papaano daw po magiging surprise yon kung scripted? Sabi naman ni Marlon Hidalgo, that means naghakot sila ng manonood para magmukhang marami ang audiences. Mama Lenlen style, ha ha ha. Buti kung cash yung price, baka naman mamaya hindi rin mabayaran. Sabi ni Edgar Lau, wala na kasing legit na studio audience. Kaya naghakot na lang sila para hindi magmukhang kawawa ang show. Sabi naman ni Cheryl Aguido, hindi ko kasi napanood eh, sayang. Tinanong din ba ni Buboy kung ano ang name ng contestant? Nako, ay hindi po kasi rin natin napanood kasi nga naka-boycott po tayo sa It Bulaga dahil TVJ ang ating susuportahan. Pero kung tinanong po yan ni Buboy kung ano yung name ng contestant, ibig sabihin ay talagang niloloko lang nila yung mga viewers nila. Talagang scripted. Kunwari hindi kilala. Para lang palabasin na malakas pa rin until now ang It Bulaga, nakakahakot pa rin ng viewers, ng ratings. Kaya dapat napagkatiwalaan ng mga advertisers. Pero wala eh. Kasama sa mga vlog. So sana ginalingan naman nila, no? Sana yung hindi talaga kilala. Para sa gayon ay hindi halata nakakilala nila yung isang tao na kanilang bibigyan ng papremyo. Marami talaga nagsasabi na ganun talaga ang strategy kasi kapag wala silang mabigyan ng papremyo, paano maniniwala ang mga tao na malakas pa rin sila? Paano sila e-ere kung walang nanonood at walang nagbibigay ng kanilang number, walang pumipila para mabigyan nila ng ayuda? Siyempre, agagawa ng paraan ang mga ito. Or else, hindi sila makaka-ere kasi wala silang matawagan, wala silang mabigyan ng papremyo. Kasi wala naman pong nanonood. Ang mangyayari po niyan, mag-ere man sila pero sayaw lang sila ng sayaw doon sa studio. Ang dami nga po nagsasabi na namamayat na si Cassie kasi panay po ang sayaw at wala nang tigil. So good luck na lamang po talaga, no? Hindi naman sa gusto natin ang nangyayari. Pero kasi gamit-gamit pa rin nila ang trademark na It Bulaga kaya maraming nanggigigil. Pero kung sakasakali naman siguro na ibaba nila ang kanilang pride, magbago na lamang sila ng kanilang trademark, baka po sakasakali na suportahan po sila at mawala na yung mga hate comments kasi hindi na nila gamit yung It Bulaga na siyang pinaghirapan din naman di umanot, lalo pat naisip ito ni Joey De Leon. Sabi naman ni Ron Valenzuela Hernando, halos host moves in mysterious ways, malamang studio audience hakot din. Sabi naman ni Asiren, di malayo na yung mga studio audience nila mga kamag-anak ng mga host, staff, and crew. Nice! Sabi naman ni Suelito Perez, mukhang magkakatotoo atang hinala namin na puro mga talent lang ang mga pumupunta sa studio para manood. Kilala namin yan si Lele, napapanood namin yan sa vlog ni Buboy Villar. Empleyado yan ni Buboy. Siya ang nagtitinda ng paresan ni Bok. Wrong move, Buboy Villar. Sayang, okay na karera mo eh. Sana lang hindi magbago ang mga tagahanga mo. So ngayon, ang dami po talaga nanghihinayang dito kay Buboy. Kasi okay naman nga yung career niya ngayon. Lagi po siyang may guesting. Tapos unti-unti na rin siyang nakikilala. Because a big break po talaga niya yung Running Man Philippines. After kasi noon, talagang sunod-sunod po ang guesting ni Buboy Villar. And unti-unti po niya ulit, unti-unti na po ulit siya na
nakakakanta. Kasi dati laging comedy lang ng comedy siya. Pero ngayon nakakaawit na po ulit siya, which is the main reason kung bakit po siya napunta sa pag-aartista, dahil sa husay po niyang pagkanta. Unti-unti na nga po na-appreciate ng mga tao yung boses niya. Tapos eto, parang bigla pong tumatalikod ang kanyang mga tagahanga. Parang tumatalikod ang mga tao at ayaw nang buksan ang kanilang mga puso para kilalanin ang totoong Buboy Villar sa likod ng camera. Siyempre, dahil kakilala nga po niya yon, siya po talaga yung pag-uusapan dito, na siya yung mandaraya. Kasi pinagpipilitan po talaga ng mga tao na bawal yan, na hindi yun po pwede nakakilala. Kasi dinidisqualified talaga. Sabi ni Maria Elezer Manatan Valdez, bawal yan ah. Sa original Itbulaga, disqualified mga relatives. Pereya ang pumalit sa Itbulaga. These people don't deserve the title of the show. So yun na nga, dahil sisira daw po, sinisira lang naman nila ang imahe ng Itbulaga base dun sa isang komento, ay hindi daw talaga nila deserve ang title ng show. Kaya ibalik na lamang nila ito sa TVJ at mag-concede na lang as defeat bago pa sila malugi ng malaking pera. So yun lang po muna ang ating update ngayong umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.